Good day mga ka-sound. So ngayon, unboxing naman tayo. Meron akong bagong DMX controller, haze machine, at meron tayong bagong BIM 260. Pero yung BIM 260 gagawin ko ng separate na unboxing. So ngayon, unahin natin itong controller and then yung ating haze machine. Kasama ko ang aking boss, si Kevin. Ito ay in order ko sa aking kaibigang seller sa Manila. Ito ay ipinadala by Victory Liner. Kasi ayoko munang lumuluwas ng Manila. So, brand new po ito. Ito mga caster plate ito na ipinasabay ko lang. Ilalagay ko dun sa isang tour case. So, ito na yung unit mismo. Medyo na-bend ito dahil baka nadiinan nung ano. At ito na siya. Ang brand nito ay ShowArt DMX 2024. First impression. Yung mga markings niya malinaw, maganda yung pagkaka-print. Malinis ang pagkaka-print. Yung mga fader niya. Maganda yung ano. Maganda yung feel nung mga fader. Hindi siya parang nakalutang, hindi rin siya masyadong matigas. Yung kanyang joystick, rubberized. Maganda rin yung ano, maganda yung feel. At yung mga yan ay power button. Wow, ang ganda. Ang ganda nung maganda yung feel ng mga pindutan, hindi siya yung matigas na kagaya doon sa mga ordinary na mga controller. So tingnan natin yung ilalim. All metal siya. Then sa likod, mabigat siya, may kabigatan. Kanyang output and then ang power input ay 9 volts, pero ang kagandahan nito pwede na siyang rekta sa 220 volts, kasi ang hindi maganda dun sa mga standard na ganito yung power supply nila is yung adapter na maliit na generic, madali nga masira. Ito yung kanyang supplied power cable. Maganda rin, mukhang heavy duty. So subukan kong i-plug para makita natin yung display ng LCD. Ito yung kanyang display, madali namang basahin. Ano, standard na LED display lang. Responsive yung mga button niya. Responsive. Itong kagandahan pagka ano, digital. Kasi first time ko sa ganito na actually ano siya, halong analog digital pa rin ito. Pero unlike kasi nung walang ganito,
yung standard na controller lang. Minsan ang taas na nito, pero wala pa ring reaction yung mga ilaw. Pero ito, so kada galaw mo, talagang magbabago yung design ng ilaw. Okay. So yun, ito yung Show Art DMX 2024. Sa susunod na video, ipapakita naman natin yung review. So for the meantime, unboxing lang talaga itong video na to. Okay. It's the Haze Machine Turns naman. Ito naman ay na-order ko din online. Ipo-post ko sa description box yung mga seller na pinagkuhanan ko nito. Sila ay mga trusted seller ko. Siyempre, kagaya ng mga usually na transaction, payment first sa ganito. Pero huwag kayong mag-alala, legit sila. Yung seller ko ng Haze Machine controller at yung mismong BIM 260. I guess ito yung oil. Oil? Yes. Ito yung oil ng Haze Machine. You hold it here. You help daddy. You open it. You help daddy open. Mabuti na lang may assistant ako. Careful. You throw this away. Okay. Ito nga yung kanyang Haze liquid. Haze fluid. Ito na siya. Tinagal ko na kagad yung plastic dahil mahirap mag-unbox ng isang kamay lang. Ang ganda niya. Hindi ito yung ano, hindi siya kagaya nung normal na fog machine na maliit lang. Ito talagang nakakahon siya. So, mahigit 2 dangkal yung laki niya. Ang taas niya ay 2 dangkal. So, lucky. Tignan natin, paikot yung box. So, naka-built-in dito yung machine mismo. But I guess pwede yung tanggalin dito. So, meron siyang, siguro ito yung inlet ng hangin papasok. So, buksan natin. Yes. So ito na yung pinaka unit. DJS600W ang kanyang model. Nandito yung switch, power supply. Metal build siya at itong case niya ay kahoy. Built-in yung fan niya dito. Meron siyang stopper. Pag binuksan mo to, yan. D-
dapat nakalayo ito pag sinara para hindi maipit. Ba-bam. Ayan. Gagawin ko na lang ng ano to. Ng strap para hindi siya umiipit dito sa singit. Okay. I guess ilalak muna ito bago buksan itong kabilang side. So, buksan naman natin. Ito muna. Lucky. What? Nope. So, ito yung labasan ng smoke niya. Ito yung power cord. Heavy duty siya. Meron siyang takip. I guess itong takip na to ay para dito. And then, meron siyang remote. Ah, so ganito na to. Hindi nabubuksan ito. Dito na lang. I guess bubuksan na lang itong dalawang to pagka... Pero i-try natin. I-try natin buksan to. Ayan. Ito yung mismong unit. So, pwede siyang iangat tanggalin. Pero syempre, mas maganda yung naka-case siya. So, kung gagamitin siya, no need na iaangat na to. Ito na lang ang bubuksan. So, guess you know. Close na natin at testingin natin. Ito yung kasama niyang manual. Pero as expected, Chinese, hindi natin maintindihan. So, itong ano niya, fluid niya is oil-based. So, ilalagay ito dito mismo. Ayon sa napagtanungan ko. Ang ganda ng takip niya. Ang hindi ko lang sure kung gaano karami ang ilalagay dito. So, napagkasya ko yung isa nito. Hindi siya totally puno eh. Napagkasya ko doon sa lagayan. So, buksan na natin. Okay, automatic gumana yung mga ready ka agad siya. Automatic gumana yung mga fan. Tapos yung fan dito hindi gumagana. So obserbahan ko, baka mamaya habang nagbubugas siya ng usok, doon siya gumana. So subukan natin to. Pump volume. Okay. 50%. Fan volume 50. Try muna natin tag 50. Teamwork. Ano kaya ito? Interval. Duration. Ah, timer ito, I think. And then pwede siyang kontrolin through ano DMX. Pag-aaralan natin 'yan pagka ano na-setup na natin. Since this video is unboxing lang. Timer.
So yun, meron na siya. So gumagana siya. Sa susunod na video ay full review natin siya. Alright, so sa ngayon ito muna. Sana ay supportan niyo ang aking channel, mag-subscribe kayo sa mga bago pa lang. Paki-like na rin at paki-hit yung notification bell.